Hello again sa aking mga loyal subscribers dyan and viewers. Today mga boss, meron ulit tayong product review. And itong product review natin ngayon is hindi naman siya car accessories, pero magagamit kasi natin ito sa mga sasakyan natin. Especially syempre, importante rin na meron tayo nito. So sa nakikita nyo sa picture mga boss, hindi ito thermos. Isa itong portable vacuum cleaner. Siyempre, from time to time, nadudumihan yung interior ng ating sasakyan. Siyempre, yung mga sapatos natin, nagkikiri yan ng mga dirt. Nagkikiri yan ng mga alikabok, ng buhangin. Tapos, minsan pa, hindi maiwasan pagkasama natin ng family, especially pag may kids, meron tayong kinakain. So, yung mga chips, yung mga cookies na nadudurog, nalalaglag dun sa ating carpet, sa floor ng ating sasakyan. Importante na matanggal natin yan. So, the way para matanggal yan is a use of a vacuum cleaner. So, ngayong araw na to, ito yung gagawa natin ng product review mga boss. And then, sa mga magiging interested na bilhin itong vacuum cleaner na to, ilalagay ko po yung product link doon sa description box and doon sa pinned comment. Ayan guys, so bubuksan na natin siya. Nakasil pa to, kaya hindi ko pa to talaga nabubuksan mula nung dumating. Ayan. Meron siyang dalawang clear tape na seal. Tsaka mabigat siya, siguro almost 1.5 kilo yung weight nitong portable vacuum cleaner na to. Instruction lang siya. Ito na yung pinaka-instruction niya. Ayan. Tapos, yun. Yung mismong vacuum cleaner ang liit. Ito siya. Para siyang speaker, ano. Parang speaker yung itsura niya. Paano ba to? Ayun. Inaangat lang pala siya. Tapos ito yung pinaka vacuum niya, oh. Ito. Check natin. Kasi ano to mga boss? Wireless to. Ang ibig sabihin, meron tong sariling baterya sa loob. Rechargeable ang portable vacuum cleaner na to. Tapos ito yata yung, ano to? So meron siyang accessories. Ayan, may mga accessories din siya nakasama. Ito isa. Bag. Bag na lang to, lagayan niya. Ito brush na kinokonekta rin doon sa vacuum cleaner. So maganda tong gamitin sa mga upuan natin sa, kahit din sa mismong carpet pala. Kasi yung carpet natin hindi naman ano eh. Tapos ito yung ginakinakabit naman para sa mga hard to reach areas. Ayan. So testingin na natin mga boss. Yun lang yung kanyang inclusion. Wala siyang kasamang charger or, ayun, may kasama pa pala siyang cable na lang. Cable kasi since sinacharge nga ito, Type-C, USB Type-C yung kanyang cable. So pwede na natin itong i-connecta sa ating kung meron man kayong cellphone charger dito sa sasakyan nyo, kukonekta lang natin yan. Ayan. Tapos testing na natin, sana may charge siya. Para hindi na tayo magcha-charge. Pero buksan na rin natin. On lang natin. Ay. Okay, so may charge nga siya. Yung power button niya, pinipindot lang pala. So malakas naman. Malakas naman yung saking power niya, yung vacuum niya. Pero para mas masubukan, saktong-sakto, medyo maraming kalat dito sa kotse. Yan, so ito, isa to sa mga hard to reach areas, kaya ikakabit natin yung kanyang adapter. Wait lang, one-handed na naman akong mag-operate. Yan, so pagpasensyahan nyo na guys, please bear with me at one-handed yung aking ano. Tapos, try na nating i-vacuum. So, makikita nyo guys, may mga dirt. Bukod sa mga dirt, hinayaan kung merong mga screw.
hindi kaya ito makasira dito sa vacuum. Pero subukan pa rin natin kasi sasalain naman niya yan. So dapat hindi masira itong vacuum. Sana. Ayan. So start na natin yung ating vacuum cleaner. Nahihigop niya yung mga screw, guys. Kaso hindi kasya pala doon sa butas nung ano, sa butas nung adapter. Wait lang, patayin ko muna. Nahihigop niya rin yung mga screw. So yung power nung vacuum is enough para kahit metal is mahigop niya. Yun nga lang, hindi kasya sa butas. Ayan, so tanggalin na natin para mas makalinis siya ng maayos. Asan pa ba? Yun. Tanggalin mo muna natin para matesting natin ng maayos itong ating vacuum cleaner. Ayan. Tapos try natin ulit. Ay, mayroon pang screw galing sa loob. Ayan. Tapos dito sa carpet. Ayan, so sinadya ko may mga kalat dyan para makita natin kung effective ba talaga itong vacuum cleaner na to. Dali, nakaharang yung aking ano. Ayan guys, so pagpasensya nyo na at nandito rin pala itong aking camera stand. Much better pala hindi na ako nag-stand. Hinawakan ko na lang yung camera. Ayan. Ayan, so makikita nyo malakas naman yung pag-suck nya. Ayan. Ipipindot ko siya. Kahit yung mga dirt dito sa upuan. So maganda siguro kapag sa carpet tsaka dito sa upuan tanggalin yung adapter. Wait lang. Tanggalin ko. Tapos ikabit ko yung parang brush. Asa na yun? Ayan. Kabit natin to. Ayan. Ayan. So may mga ano pa. So sa na-observe ko sa kanya mga boss, malakas naman yung kanyang vacuum. Napansin ko lang bumara yung ano, yung tissue ayun oh, bumara doon siya sa bibig ng vacuum. Masyado kasing maliit yung strainer tsaka yung part na pag-iipunan ng dirt. So kapag ka mga papel siguro yung ano, yung nahigop niya, napipigilan na yung vacuum, humihina, nababawasan. So kailangan ko muna tanggalin yung papel na yun na nasa loob, yung tissue. Pag tinanggal siya, wait, dito ko na sa labas ipagpag. So kailangan lang ano eh, twist ba? Ayan, twist. Ayan. Tapos paano siya tanggalin? Wait lang guys, hindi ko pa alam kung paano tanggalin ito.
Natanggal ko na yung mismong head eh. Ano ba siya tanggalin? Ayan, so nakita ko sa manual, tatanggalin muna to tapos pipihitin to counterclockwise. Ayan. So, pwede nyo nang ilaglag ngayon yung dirt na nakuha niya. Ayan, ganyan lang kaliit guys yung kanyang slot para mapag-ipunan ng dirt. Ayan, tapos ito, medyo linisan na natin. Bukod sa strainer, meron pa siyang filter sa loob. Tapos meron pa siyang foam. So, triple filtration yung meron dito. Iskabit na natin ulit. Ayan. Ayan. So, dito sa driver side, mas maraming dirt. Subukan natin dito siya gamitin. Marami-raming dirt dito. Ayan o. Oh. Pati mga buhangin. Yan mga boss, so lobat na yung ating portable vacuum cleaner. Ayan, tumigil na siya ng kusa tsaka umiilaw na yung light niya, nagbiblink na. So ibig sabihin lobat na, hindi na natin pwedeng gamitin. Kung susumahin ko siguro mga nasa kasi paputol-putol eh, siguro mga nasa 10 minutes ko rin, 8 to 10 minutes ko rin nagamit itong vacuum cleaner na to. Tapos kailangan ko lang malaman mamaya kung ilang oras to i-charge since na-drain siya. Okay guys, so subukan natin siyang i-charge using yung cellphone charger na 2 ampere output. 2 amperes to eh. So as of now, 10:26 na. Tignan natin kung ilang minutes to mag-charge. Saksak ko lang siya dun sa outlet natin. Ayan. From drain to guys ha. Ayan, nag-start na siya mag-charge. 10:26 na ngayon. Yan na siya guys, so full charge na siya. Hindi na nagbiblink yung ilaw, so ibig sabihin full charge na. 2 o'clock na. So 3 and a half hours din bago siya na full charge using yung cellphone charger. Ito. So 3 and a half hours din. O siguro 3 hours lang kasi malamig yung ulo ng charger eh. Baka hindi ko lang napansin. Let's say na lang 3 hours yung kanyang charge para ma full. Tapos overall rating mga boss, tingnan natin kung itsura ngayon ng aking kotse. Ayan, so nalinisan naman niya yung ating kotse. Nakita niyo naman itsura nito kanina. Ayan, so may mga naiwan pang konti kasi syempre hindi naman natin pwedeng i-compare yung sa aking power ng gantong klaseng vacuum cleaners dun sa talagang malalaki yung nakikita niyo sa mga car wash. Pero overall, ayan, nakita nyo naman dito sa part na to, nalinisan niya rin. Ayan. Ayan. Tapos pati dito, yung mga dumi dyan kanina, naktanggal niya. Tapos nakita nyo rin yung mga tornilyo na yan, nahihigop niya rin. Kahit medyo malalaki yung mga tornilyo. Tapos dito sa likod. Ayan. So disregard nyo na lang to kasi ito yung mga accessories nung vacuum cleaner kanina. Nilagay ko lang dito sa ano. Ayan, sa likod malinis naman, pati yung upuan nilinis ko yan. Sapat yung charge nung vacuum cleaner para malinisan ko ng husto itong buong kotse. Natanggal ko yung mga unwanted dirts sa upuan tsaka doon sa mismong carpet. So kung bibigyan ko ng rating to, ang presyo nga pala nito mga boss, kung hindi ako nagkakamali, nasa 1,500 pesos plus shipping pa. So mga nasa 1,600 din. Tapos siguro ang magiging rating ko sa kanya 7 out of 10 kasi hindi ko pa rin pwedeng i-compare syempre yung lakas ng power ng isang ordinaryong vacuum cleaner kumpara dito sa portable. Syempre mas maganda yon, pero kung gusto nyo kasi mga boss na very handy, ang advantage naman nito very handy, kahit saan nyo ilagay, sa ilalim ng upuan, lagay nyo doon sa utility box o kaya doon sa compartment ninyo para pag dumumi yung kotse, madali nyo na lang syang i-vacuum. Tapos hindi nyo kailangan ng power plug, ng outlet kasi nga dibaterya naman to. Tapos i-charge lang natin using yung ating yung cable niya tsaka yung kahit dito sa ating
cellphone charger dito sa ating kotse, macha-charge na natin yan. So yun naman yung kanyang advantage. So sa mga gusto mga bumili mga boss, nandyan lang po ang product link nito sa description box and then do sa pin comment. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood, at kung nagustuhan nyo man ang video ko ngayong araw na to, pati yung product na ipinakita ko sa inyo, please don't forget to subscribe mga boss, like nyo po yung aking video, share nyo na rin po, and also don't forget to ring the bell icon para every time na meron akong bagong uploads mga boss, manonotify po kayo lagi. Maraming salamat po.